Pakiramdam ni Hazel, mahahati sa dalawang utak niya nang gumising siya. She has an extreme headache that she cannot bear it. At nang buksan niya ang kanyang mga mata, parang mas lalong sumakit pa ang kanyang ulo nang tumama ang liwanag sa mata niya. Kaya naman ilang segundo siyang pumikit muli bago nagmulat. Dandan siyang bumangon dahil matindi pa rin ang pagkirot ng ulo niya. At para pa nababangag na tumingin siya sa dingding dahil hindi niya matandaan lahat na nangyari kagabi. Ang tanging naalala niya lang ay ang pag-inom niya na matamis na rice wine at parang juice kung lagukin niya yon. She even boosted to them na mataas ang tolerance niya sa alak, pero hanggang doon lamang yon. At ang mga sumunod pang eksena, blanco na tinya na matandaan. At kung pipilitin niyang alalahanin, parang sasabog ang ulo niya, kaya't sinantabi na muna niya. Shit! Mahinang mura niya na maramdaman muli ang pagpintig ng sentido niya. Kahit gusto niyang humiga ulit dahil sa sakit ng ulo niya, kailangan pa rin niyang bumaba ng kama at tumabas ng kwarto. Tinatawag kasi siya ng kalikasan at kung di siya pupunta ng banyo, sasabog ng pantog niya. Pagkalabas ng kwarto, sinilubong niya ang hindi kaigay-gayang eksena. Naningkit ang mata at kumulo ang dugo niya sa nasaksihan. Ang ihi niya parang umurong na rin. Sa sandaling to, parang gusto niyang mang-away ng tao. Nakatayo si Adonis habang nasa balikat ni Andrea ang kamay nito. Ang babae ay nakatiyad at nakadikit ang labi sa labi ng una. Kung gantong makakita mo ng ganto kaagad tas masakit ang ulo mo, panigurado masasira talaga ang mood mo. Uminit agad ang ulo niya at malalaki ang hakbang na lumapit siya sa dalawa. Malakas sinila niya ang buhok ni Andrea at eksakto humarap to sa kanya. Ay malakas na mag-asawang sampalang pinadapo niya sa pisin nito. She was furious. Gusto niyang hambalusin ang mukha nito para masira yon at di na magustuhan pa na ibang lalaki na sulyapan ito. Nagulat to at hindi agad nakareact sa ginawa niya. Samantalang si Adonis naman agad hinila siya papalayo kay Andrea. Hawak ng dalaga ang magulong buhok nito na sinubunutan niya. Namumula rin ang mukha nito at kita ang galit na nakaukit doon. Sa tingin niya, susugurin na rin siya nito sa talim ng pagkakatingin nito sa kanya. Ang kapal na mukha mong malandika! Sigaw nito at tinuro si Andrea. Pumalag siya sa pagkakahawak ni Adonis at ang hindi siya nito binitawan ay hinarap niya ito at malakas sa sinipa ang paa nito. Pagkatapos ay tinakpan pa. Nabitawan siya ng mga ito kahit malayan niyang nasugod si Andrea. Hindi siya nangiming gawin ang matagal niya nang gustong gawin sa babae simula nung matuklasan niyang pinagpapantasya nito si Adonis. Hinablot niya ang buhok nito at kahit napilit niyang inaabot ang mukha niya ay nagawa pa rin niya na ilayo. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas para magawa na mahila si Andrea gayong mas matangkad ito at malaki sa kanila. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Sigaw ni Andrea pero mas lalo lumakas ang paghila niya sa buhok nito. Idagdag pa ang labis sa paranakit ng ulo niya sa babaeng ito kahit binanto ng inis at galit niya. Kapag sinusubukan ni Adonis na hawakan siya ay bibitiw ang isang kamay niya sa buhok ni Andrea at kakalmutin ang leeg o mukha nito. Huwag kang makikialam dito. Asik pa niya bago nito babalingan ulit ang babae. Bruha ka? Sino ba ang nagsabing po pwede mong halikan si Adonis? Lumapit si Adonis sa kanila at pinaghiwalay sila bago siya nito tinulak. Nanginig ang kanyang labi sa ginawa nito at di siya nakakilos. Kita niyang disappointment sa mata ng binata habang si Andre umiiyak na hinawakan nito ang magulong buhok at umiiyak. Ang magkabilang pisngi nito ay namumula na rin. Shit Hazel, bakit ka ba nananakit? Sigaw ni Adonis sa kanya. Inalikan lang niya na ako, nagkakaganyan ka na? Oo nga eh, sino ka ba sa buhay ni... Tumigil ka? Ikaw rin, Andrea. Huwag mong ipilit ang sarili mo kung ayaw sa'yo ng tao. Marahas na bumuga ng hangin si Adonis at muling binalingan siya. Di nito pinansin ang pagkapahiya sa mukha ni Andrea. Napahilo to sa batok na parang di alam kung paano sila kakausapin dalawa. Ano ba, Hazel? Ano ba tayo? Casual friend lang ang meron tayo. Bakit ka ba nagre-react na matindi dyan? Sigaw nito. Ang pinakaayaw ko sa lahat yung bayulente at palaway na babae. Shit! Napaatras siya habang nakatingin siya sa mukha nito. Ano nga bang meron sa kanilang dalawa? Ano ba ang label ng relasyon nila? Bakit ganito ang nararamdaman niya dahil sa nakitang hinalikan nito si Andrea? Sino ba si Adonis sa buhay niya? Eratikong kumabog ang puso niya sa huling katanungan na naiisip niya. Napakalakas ng pagkabog na parang sinisigaw at tinatawag nito ang pangalan ng binata. It was as if she longed for him.
Her heart beats for him. It was like her world consisted of him and only him alone. Walang ibang lalaki na nagbigay ng gantong pakiramdam sa kanya. At sa pagtulak nito sa kanya, parang biniyak ang puso niya sa sakit. Yun ay dahil parang mas ipinagtanggol nito ang babae kaysa kanya. Kahit pa sinigawan din itong huli na mimilipit pa rin ang puso niya sa sakit. Bakit ba ako nakakaramdam ng ganitong sakit? Adonis, ano ba kita? Tanong na isang tinig sa utak niya at muli, sinagot iyon ng kumakabog na puso niya. Mahal niya ang binata. Itong dahilan kung ba't ganito katindi ang reaksyon niya. Dahil nakuha na ni Adonis ang puso niya at inokupan nito iyon. Naiintindihan niyang lahat kung bakit willing siyang nagpatuklaw dito. Alam na niya kung bakit sabik na sabik siya sa binata pagkatapos itong lumayo saglit. Subalit habang nakatitig siya sa mukha nito na puno ng pagkayamot, lalo siyang nasasaktan. Wala itong pagtingin sa kanya. Mahalata iyon sa mata nito. Kahit kaunti, wala itong nararamdaman para sa kanya. Pareho sila ni Andrea na gustong masungkit ang puso nito pero hindi nila mapagtagumpayan na gawin. Dahil kung nagtagumpay siya, dapat nangyari na yon dahil may nangyari na sa kanila. Sa halip, sumagot at magpaliwanag, tumalikod siya, patakbong lumabas ng bahay. Gusto niyang lumayo muna saglit sa binata. Gusto niyang iproseso sa isip ang kaaamin lamang niya sa sarili. Sa isang lugar siya, dinala ng kanyang paa kung saan minsan niyang pinasyal ni Bella. Ito ay sa bundok kung saan maraming matatag na pine trees. Naupo siya sa malaking ugat ng puno. Sumabsob siya sa kanyang mga palad at humikbi. Ang hapdi ng puso niya. Daralam niyang hindi masusuklian ni Adonis ang nararamdaman niya. Casual friend? She laughed bitterly and her heart turned sour. Napakasakit aming totoong sinabi ng binata. Kaya't dapat nga kahit anong gawin nito, hindi siya masasaktan. Tanggap niya dapat kung may ibang babae man ang umaaligid o magiging fling nito, maliban lang sa kanya. Ang tanga mo, Hazel. Bakit pa kasi hinayaan mo na mahulog ka sa kanya? Tuya niya sa sarili. She even smacked her own chest. Afterwards, she will start crying again. Ang dami ko namang kakilala sa Amerika na malayong antas sa buhay ni Adonis. Pero bakit sa pa na wala man lamang pagtingin sa akin? I should have just fallen in love with someone else who loves me and not him. Kausap niya sa kanyang sarili. Kahit na feeling niya na mumugto na ang mga mata niya kakaiyak, hindi pa rin to tumigil. Hindi niya inaasahan na ganito pala ang magmahal. Nasa unang beses main love siya ay sa taong walang gusto pa sa kanya. Kaya hindi niya alam kung may isang oras na ba siyang nakaupo rito na may biglang tumabi sa kanya. Nilingon niya iyon at tumalim ang tingin niya nang mapagsino ito. What are you doing here? Asik niya kay Andrea. Alam ko na dito ka pupunta dahil nagustuhan mo rito, sabi ni Ate Bella. Sa halip sagutin niya ay sabi nito. Akmang tatayo siya para iwan ito pero narinig niyang nagsalita ito. I just wanna try my luck if he will accept my kiss. That was my last card. Kung itutulak niya ako, susuko na ako at magiging kaibigan na lang niya. Pero bigla ka lumabas at sinugod kami bago pa man niya ako maitulak. Amin ito na nilingan niya. Naiinis pa rin ako sa'yo at ngayon nga, gusto kitang gantihan ng pagsampal mo sa'kin kanina. Bakit mas sinasabi sa'kin to? Dahil natamaan ako sa patutsada mo sa'kin sa bahay ni ate. Dahil kanina pagkaalis mo ay napahiya ako sa binigkas ni Adonis. Na magiging katulad ng ako ng mga babaeng mababa ang lipad kung ipagpipilitan ko ang sarili ko sa kanya. Magiging worthless ako sa taong nakatadhana talaga sa akin. Mahinang wika nito. Hindi ko pa rin maintindihan ano nga ba ang motibo mo para sabihin ang mga yan. Malamig na wika niya. Ang sinasabi ko sa iyo, sumusuko na ako. Kahit masakit na kalimutan ang nararamdaman ko kay Adonis, pipilitin ko pa rin na maka-move on? Anito. Madali mong nasasabi yan. 2 years ago, pagkatapos ko siyang makita for the first time, na humaling agad ako sa kanya. Hindi ko tinago yun at nagparamdam pa nga ako, pero parang hindi niya nahahalata. Hindi ko na naalarma dahil wala ko nakikitang babae na humahabol sa kanya. Pero nung dumating ka, natakot ako dahil nakikita kong ibang ngiti sa labi niya. Kaya nainis ako sa iyo at nakapagsalita ng di maganda. Kaya ito at gusto kong subukan, pero hindi rin to magtatagumpay na akitin siya. Kaya siguro dapat na rin maghanap ako ng taong mapagbabalingan ko ng aking tingin. But I can't do that. Usal niya. Nahulog na ako sa kanya at parang hindi ko alam kung paano kay babaling sa ibang tingin ko. Pero sa nakikita ko may chance ka sa kanya. Malungkot na saan nito. Anong ibig mong sabihin? Seryosong napatitig siya rito.
Pero bigla itong tumayo at naglakad pa alis. Ako na nga nagbigit, nagparaya, tutulungan pa kita sa kanya. Bahala kang gumawa na diskarte mo para mapaibig mo siya. Baka sa ating dalawa ikaw magustuhan niya. Medyo humina ang boses nito sa huling sinabi nito, kaya hindi niya na yon naintindihan. Nakita niyang tumaas ang kamay nito sa mukha nito na para bang pinupunasan nito iyon. Narealize niya umiiyak pala to kaya nagmamadali na tong umalis. Sa halip na magdiwang siya, dahil sumuko ito ay nakaramdam pa rin siya ng simpatya rito. Siguro katulad niya aware sila na hindi mahuhulog ang binata sa alindog nila. Hazel's breathing slowed and her beating heart stilled in her chest. Bakit nga ba sila nagkakaganito? Kahit na walang gusto si Adonis sa kanya ngayon, pwede naman itong mahulog kung siya mismo ang manliligaw dito, hindi ba? She will be the one to show motives and get closer to him. Maybe she has a chance. Dahil pumag ito na maging casual friend sila kahit siguro magagawa niyang mapaibig dito. Kung talagang walang chance na makuha niya ito, ay hindi ito unang gagawa ng hakbang. Kahit biro yon sa una, doon na sila nagsimula bago sila humantong sa ganitong relasyon. Huminga siya ng malalim at tumayo. Hinaplos niya ang kanyang dibdib at mariing pumigit. I will let him fall in love with me. Determinadong hayag niya sa sarili at nagmulat ng kanyang mga mata. I am beautiful and hot, so I am sure I can do it. Nakuha ko ng atensyon niya sa una pa lamang, kaya't magagawa ko masungkit ang puso niya. Binigtas na niya ang daan pa uwi, at habang pumapaspas ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang mukha, napangiti siya. Feeling niya sinasabi ng tadhana na huwag siyang sumuko. But she just had to let the world take its course, dahil hindi ba tadhana rin ang tutulong sa kanya? Isa pa kung negatibo agad ang iisipin niya na talagang walang patutunguan lahat ng nararamdaman niya kay Adonis ay hindi pa man tuluyang sumisibol, bumagsak na sa bangin at nabaon na sa ilalim ng ilog. Na may madaanan siya na ligaw na bulaklak, nag-squat siya at maingat na pinadaan ang hintuturo niyang maliit na petals noon at feeling niya ay nanginig iyon sa kanyang daliri. Katulad ng bulaklak na tinitingnan niya ay nag-iisang tumubo at pinalilibutan ng ligaw na damo. Dito, pinilit itong mag-survive at ipakita ang ganda nito. Para sabihin may chance pa rin to mabuhay sa kabundukan nito. Kung ang bulaklak na to, ganun ang ginawa nito, bakit siya ba nabuhay na lahat nakukuha niya ang saya na pang mawawala ng pag-asa? She will lose face in front of her friends kung hindi siya magiging positibo. Na masusungkit siya ni Adonis. Kinalma muna niya ang sarili bago pumasok sa bakuran ng bahay ni Adonis. Nakita niya nakasara ang pinto, kaya't naupo siya sa bangkito at iniisip kung paano kikilos sa harapan ni Adonis. Hindi niya alam kung nasa loob pa ang binata o umalis na ito para sundan siya. Pero hihintayin pa rin niya ito dito sa balkonahe at baka lalabas ito. Wala pang 10 minuto nakaupo siya rito at natanaw niya ang paparating na binata. Mabilis bawat takbang nito na animal nagmamadali. He was anxiously looking around. Puno rin ng pag-aalala ang mga mata nito. A bead of sweat dripped from his chin, seeing him like this sent a sweet feeling inside her heart. May tuwang lumukob sa kanya sa kaisipang nag-aalala to sa kanya, pagkatapos niya tumakbo kanina kahit papaano ay nag-alala ito. Hindi ba't isa na tong magandang sign at simula para maging laman siya ng isip nito? Kasi kung hindi ito nag-aalala, hindi siya importante rito. Wala tong pakialam sa kanya kung ganon. Basa ang suot nitong manilipesta t-shirt na may dibdib, kaya bumakat yon sa katawan nito. She stared at him with her hot gaze. He is really physically fit. Kahit may kalayuan, mahahalata pa rin niya yon dito sa pwesto niya at habang nakamasid siya rito, parang kinikiliti ang puso niya sa kilig. Hindi talaga maikakailang mahal na niya ito. Hindi pa rin siya nito napansin dahil naharangan siya ng barandillas ng balkonahe kahit na sumulyap to sa bandang to. At nang akala nito'y wala siya, umaktong, aalis na naman ito kaya't agad siyang tumayo at malakas na tinawag ito. Dahil kung hindi niya ipaparamdam ang presensya niya, makahanapin pa siya nito sa kung saan. Halata pa naman na aborido to dahil pa na yung paghilamos ito ng mukha gamit ang kamay nito. Adonis, nandito ko! Sigaw niya sa binata at kumaway dito. Agad tong huminto nang marinig ang boses niya. Agaran tumingin to sa kanya at kita niya na animo na bunutan to ng tinik sa dibdib. Malalaki ang hakbang na naglakad na ito at nang nasa harap niya na ito ay ngumiti siya. Pero nagulat siya nang bigla siya nitong yakapin na mahigpit. She can feel his heart beating so fast.
Sa una, hindi siya nakakilos agad, pero agad ding gumante siya ng yakap at tinihilig ang pisngi niya sa basang dibdib nito. Di inalinta na yun at pumikit pa siya sa baisinghot ng natural na bango nito. Perpektong moment sana ito para magtapat siya ng pag-ibig, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Kahit na gustong gusto niya nang sabihin dito na hindi niya matandaan kung kailan niya ito nagustuhan, pero hindi pa to ang tamang panahon. Dahil naalala niya ang pinag-usapan nila minsan tungkol sa kung mahuhulog siya sa isang tao, gusto niyang masiguro na kahit katiting may gusto muna to sa kanya bago siya aamin sa nararamdaman niya. Isa pa, di pa nabubura sa isip niya ang sinabi nito na casual friends lang sila. Oh God, wag kang tatakbo ulit ng ganon. Pinag-alala mo ko? Paano kung di mo na alam ang daan pabalik dito sa bahay? Baka katayin ako ng mama pag may mangyaring masama sa'yo. Usal nito at lumayo sa kanya. Tinignan nito ang mukha, kamay at mga paa niya. Kung may mga sugat siya at namakitang wala, nakahinga ito ng maluwag. Kanina sinigawan kita, I'm sorry. Hindi ko alam kung paano kaya awatin dalawa kahit ganun lang ang naging reaksyon ko. Isa pa, hindi ka sana naging violente kay Andrea. Kahit inis na inis ka, pinilit mong kontrolin pa rin ang sarili mo. Alam ko. Aaminin ko, kasalanan ko rin yun. Dahil hindi mo na ako nag-isip bago ko siya sinugod. Sorry din sa pagiging impulsive at inasta ko kanina. Sa tingin ko, kailan ko rin humingi ng tawad kay Andrea? Bulong niya at nahihiyang umiti rito. Sana hindi ko siya inaway at pinag-usapan na lang natin yung ginawa niyang paghalik sa iyo. Hindi ko kasi rin matanggap na may ibang babaeng humahalik sa iyo. Gusto ko ako lang humahalik sa labi mo dahil akin ka lang, Adonis. Piping bulong ng utak niya. Bakit? Tanong nito at matiyem na siyang tinitigan. Hulaan mo kung bakit nga ba ganito ang nararamdaman niya. At kinakabahan siya na baka mabiso nito ang saloobin niya. Hindi ko rin alam, pagsisinungaling niya kahit na alam na niyang sagot doon. Dahil siguro may namamagitan sa atin kaya ganito. Yeah, yun ang rason. Dahil gusto ko ako lang hinahalikan mo. Madiing hinalikan siya nito bago niya binitawan at kumisi. Akmang hahabulin niyang labi nito pero lumayo ito at pinitik ang noon niya. Ganito ba? Pilyo ang anas nito. Mas laliman mo naman para sulit. Ungot niya at lumapit dito. Umawak siya sa may balikat nito at tumiyad siya, pinahaba ang kanyang huso. Yung mapanuksong ngiti, makapugtong hiningang halik na pati kimchi ko mababasa sa arousal. He smirked and leaned closer but did not kiss her. Napanguso siya na nang tiling kahibla na lamang ang layo ng mukha nila. Kaya naman kinawitan niya ang kanyang braso sa batok nito at hinila ang ulo nito. Pinagdikit niya ang mga labi nila at nagsalo sila sa mainit na halik. Napaka-intense at napaka-init ng halikan nila, na animo nakakaubos ng lakas, at parang sasabog ang puso at ang utak niya. Nang bahagyang alayo nito ang mukha, ay sinundan niya ito at nagpo-protestang parang adik na siya sa halik nito na ayaw niyang puturin ito. Ito na ngayon ang tumutudyo sa kanya at kumakagat sa labi niya, at feeling niya ngayon na wala lahat ng sense niya sa katawan. Animo nakalimutan niya ang buong paligid nila at nasa isip lang niya ay ang mga labi nito. Unti-unti bumagal ang paghalik nito sa kanya at tuloy na naghiwalay ang mga labi nila. Nagkatitigan sila, pagkatapos ay sabay silang natawa at muling nagyakap. Kontento muna siya ngayon sa ganitong setup nila. At least ganitong namamagitan sa kanila kaysa mga friendzone talaga siya. Mas masakit pa yon. I think friends with benefits are much better. Anang isip niya at hinila si Adonis papunta para tingnan ang mga tanim nitong talong at nakita niya maganda mga yon. Ito nga sana ang ipapakita niya rito kahapon, pero iba pa ang inatupag nila. Hindi pa yan bubunga para maghanap ka ng kapareho ng size ko. Pilyong bulong nito sa mismong tenga pa niya. Bahagyang nailayo niyang ulo dahil nakikiliti siya sa init ng hininga nito na tumatama roon. Baliw, hindi yun ang nasa isip ko, no? Tumatawang bulalas niya at kinurot ito sa bewang. Agad na umiwas to kaya't napangisi siya. Diyan palang kiliti mo? Wala akong kiliti. Kailan ito pero umiiwas naman tuwing sinusubukan niya na sunduin ito. Tell! Mabilis lumayo ito sa kanya. Bumungisngit siya, tinabol ito. Para tuloy silang batang naghahabulan sa gilid ng mga tanim niyang talong. At sa tuwing malapit siya sa binata, lalakayan itong hakbang para makalayo. Namuli siya nito sa nahahabulin na hindi niya na napansin ang nakausding kahoy sa paanan niya at tapatid siya. Humiyaw siya ng diretsyong napadapa siya sa lupa.
ko rin niya pinotektahan ng mukha, bakit pati mukha niya nasubsob din. Hazel! Mabilis lumapit to sa kanya, tinulungan siya makaupo muna. Okay ka lang ba? Oo, wala naman masakit sa akin, tugon niya. Pero dito kumbinsido at sinuri nito ang katawan niya. Ang palad tuhod niya may gasgas. Kita niya ang pagdilim ng mukha nito na makita ma ngayon. Bigla tong lumingon sa banda kung saan siya napatid. Di niya alam anong emosyon na bumadha sa mukha nito nang galit na hablutin nito ang maliit na kahoy. Pinutol niya yon at pagkatapos inihagis ito sa malayo. Paano ba kasi nagkaroon ng kahoy dito? Maanghang na asik nito. Adonis, inabot niya ang kamay nito at pinisil iyon. Lumingon to sa kanya at agad na napalitan ng pag-aalala ang galit sa mata nito. Malayo sa bituka mga to, usal niya. Nagdagis pa rin ang bagang nito at tumayo, pagkatapos sumuko at binuhat siya. Huwag kang pumunta dito lalo na kung di mo ako kasama. Napangiti siya at sumubsob siya sa balikat nito. Gosh, kinikilig talaga siya sa inaasal nito. Gusto ko rin subukan magtanim ng palay. Excited na sabi ni Hazel sa binata na inaayos sa mga pagkain na baon na mga biniyaran nitong nagtatanim ng gulay. Kanina'y maaga tong nagising para lang magluto at kahit siya'y gumigising din dito at pinapanood ito. Tinutulungan na rin niya ito para kaagad niya itong matapos. Huminto si Adonis at niningas si Hazel na nakaupo sa silya. Halos sumingkit na mga mata nito sa pagngiti nito. Walang nagrereklamo mamaya kung sasakit ang likod at ang binti mo. Nandon si Emily. Sa kanya ka magpaturo mamaya. Pagsasaka na naging trabaho niya noon pa man, kaya't magaling iyon sa pagtatanim. Ikaw? Tanong nito. Pwede naman ikaw na magturo sa akin at nakakaya naman kay Emily. May istorbo ko po sila sa trabaho nila. Kami ang kukuha ng binhing itatanim nila, tugon niya. At huwag mong isipin na bagay niyan dahil mabait sila. Di yun na lang ang gagawin ko? Agad na hayag nito at nagpoppy eyes pa sa kanya. Gusto ko yung kasama kita eh. Akala ko ba gusto mong subukan na magtanim? At saka baka alaskan ka nila na ang puwet ko lang gusto mong sinusundan. Pabirong wika niya. Sinara niya na ang zipper ng bag at binalingan ang dalaga na nangalumbaba habang nag-iisip. Amused na napangiti siya na makitang para napakaseryoso ng problema nito dahil sa papalit-palit na reaksyon nito. Bigla tong nakunot noo pagkatapos ay tatango. Tapos magsasalubong ulit ang kilay at mapapanguso. Napigilan niya ang sariling humalakak at pasirin ang pisngi nito dahil sa kakuitan nito. Magtatanim na lang ako. Sa wakas ay sabi nito na para nakapag-decide na to pagkatapos ng malalim na pag-iisip nito. Nakita ko naman na ang mga tataniman ng palay at marami yon kaya bukas ko naman susubukan na kumuha ng binhi. Kahit sa hula ko ay madali iyon. Ano mo ba kung itsura mo ngayon? Para kang bata na nagdidesisyon kung ano bang candy ang bibilhin mo. Natatawang saad niya. Sa minghotot inaambahan siya ng suntok. Lumabay pa ito at pagkatapos ay tinalikuran siya. Magpapalit naman ako ng damit ko. Hintayin mo ako at huwag mo akong iiwan dito. Hinintay niya na matapos ito at naunang lumabas ito at lumarga na sila papunta sa bukid. Habang naglalakad sila, kita niyang excitement sa mukha ni Hazel. Parang hindi na nga to makahintay. Ang lawak ng ngiti nito ngayon pero di niya lang alam mamaya pag nagtanim na ito. Lalo pa nga't ito ang first time nitong gawin ang ganitong trabaho. Baka mamayang gabi uungot ito na masahihin niya ang katawan nito. Kilala pa man din niya. Lalo na kung may sakit sa katawan nito, ay palagi nagrereklamo ito. Hindi pa rin to sanay sa paglalakad sa pilapil kahit ingat na ingat ito sa paghakbang. Pero at least kaya nitong balansay ng sarili at hindi nadudulas. Hindi na siya mag-aalala, mahulog na naman to sa putikan. Hindi talaga nito inaasahan na ganito ang gagawin ko rito. Pero I really want to try everything. Saad nito? Payak lang ang buhay dito sa probinsya at pag masipag ka, hindi ka magugutom. Aniya. Nilagay niya ang mga dala nilang baon sa ilalim ng puno. Pagkatapos, inalis niya ang suot na bote at nilagay sa gilid. Nang tingnan niya si Hazel, ganun din ang ginawa nito. Pati na ang suot nitong jacket, hinubad nito kaya mabilis pinigilan niya ito. Kapag hinubad mo yan, sigurado, sunog na ang balat mo sa araw, kaya't gamitin mo yan kapag magtatanim ka? Saad niya? Ah, okay. Muli niyang sinuot iyon at pagkatapos ay kumikista pa matang tumingin sa kanya. Samahan muna kita roon. Saad niya at inginuso kung saan nagtatanim si na Emily at ang dalawang kaibigan nito.
May dalawa naman sa may bandang kanan ng tinatanaman nila na kumukuha ng binhi. Sumunod si Hazel sa kanya hanggang sa makarating na sila doon. Huminto saglit si Emily at nakangiting kumakaway. Mabuti naman at sumama ka kay Adonis dito. May kalakasan ng boses na saan nito. Ngumiti siya at napatango. Emily, gusto raw nitong si Hazel na subukan magtanim. Ikaw na magturo sa kanya. May kalakasan ng boses na bigkas niya. Sige Hazel, halika na rito sa tabi ko. Tawag nito kay Hazel na nakatingin sa putik. Babangon ng paakor dyan? Galit na bulalas pa nito. Ano ba sa tingin mo? Tumatawang wika niya. Paano matataniman kung hindi ganyan na malambot ang lupa at may tubig? I thought. Nag-atubili na tong lumusong kaya naman, hinaplos niya ang balikat nito. Subukan mong ibaba ang paa mo. Masuyong tura niya. Naparunokto at binaba ang isang paa bago sinunod naman ang isa. Napasigaw ito at nataranta nang bumaon hanggang sa may tuhod ang paa nito. Adonis, nilamon ako ng lupa. Sigaw nito kaya humalakak siya. Hindi kanya lalamunin. Tingnan mo si na Emily at nakatayo pa rin sila. Namumutlang humakbang ito at muntik nang mapaupo kung di nito binalanse ang katawan. I swear, I am gonna kill you for tricking me to plant rice. Sumisigaw na wika nito habang dahan-dahan sa paglapit kay Emily na pinipigilan lang matawa. Emily, tiisin mo lang naturuan siya at sasamahan ko muna si Sir Gordon, sabi niya. Bago iniwan ang apat ay sumaludo siya kay Hazel na sinamangutan lamang siya. Hazel, walang iiyak mamaya ha? Di na napigilan ng tatlo na matawa at nanonood yung tiringnan si Hazel. Lumabi lamang ang huli. Pinagtitripan mo na naman si Hazel. Bungad agad na Rigor na makalapit siya. Siya nagpresentang sasama siya kaya hindi ko kasalanan yon. Nakangising turan niya at lumusong na rin. Simulan niya nang bunutin ang mga binhi. Kailan pong maingat sila para makuha ang mga ugat niyon? At saka maganda pa rin na matutunan niya para malaman niyang mahirap ang pagsasaka na hindi lang basta lalabas ang bigas kung di ka maghihirap na itanim. Naiintindihan ko naman, gusto mong matuto siya at ma-realize sa mga mali niya, but you always make fun of her. Ihanda mong sarili mo at baka naghihintay lang ang tamang oras para resbakan ka? Natatawang banta nito. Di niya gagawin yan sa akin, Rigor. Maniwala ka. Ani mo siguradong bigkas niya? Ha, huwag kang pakasiguro. Baka mamaya hindi mo namamalayan. Gumaganti na siya. Giit pa rin ito. At paano naman siya gaganti sa akin? Gaganti siya sa pamamagitan ng pagpapaibig sa'yo. Tugon nito. Tarantado. Tumatawang wika niya. Malakas itong humalakak. Malay mo Adonis, baka ngayon pa lang, nahulog ng loob mo pero tinatanggi mo lang dahil malayong malayo siya sa ugali ni Auntie Kelly. Tinanaw niya si Hazel na nagiinat at nakahawak sa likod. Wala nga siyang makikitang ugali nito na katulad ng kanyang ina. Hindi itong ideal na babae na hinahanap niya at kung totoo man ang sinabi nitong nahulog na siya sa dalaga, bakit wala siyang maramdaman na kakaibang tibok sa puso niya? Yes, when he looks at her, he cannot help but admire her beauty. She's exceptionally lovely and captivating. Ito ang klase ng babae na pag-aagawa ng mga manliligaw nito at lahat mag-uunahan para sagutin ito. But why can't he feel something na magsasabing may gusto nga siya rito? I really don't like her. Sa lubong ang kilay, natanong niya. Ikaw lang makakasagot ng tanong na yan, Adonis. Pakiramdaman mo kung ano ang bumubulong sa puso mo. Or if you think you really don't like her, then open your heart for her. Tingnan mo magagandang katangian niya at baka nga kung ano pa. Sakaling itong paraan para magustuhan mo siya, di siya sumagot o nagkomento sa sinabi nito at muli siyang sumulyap sa dalaga na nakayoko at maingat na tinatanim ang hawak itong binhi. Kung ahayaan kitang pasukin nito ang puso niya, willing kaya itong manatili sa lugar na to? Hindi kaya magsasawa ito sa buhay na magsasaka lamang sila dito? May ganitong option pa naman. Kung ayaw niya rito, pupunta sila sa Maynila dahil naroon naman talaga ang business niya. Pero kung mahal man niya ito, gusto niyang makita kung gusto muna nitong tumira sila dito. You know, when she stayed at your house, nakita ko na desidido talaga siyang matuto. Kahit na nahihirapan siya, pilit niyang ginagawa ang mga tinuturo ng asawa ko. At nakikita ko na parang hindi na siya yung maarting Hazel nung bagong dating niya palang rito. Come on, man.
Lalo mo lang ginugulong utak ko kung sasabihin mong may nakita kang pagbabago sa ugali niya. Putol niya. Pero nagsasabi ako ng totoo. Noon diring-diri siya nung maapopo siya sa lupa. Pero ito ngayon at nahiyang lumusong para lang subukan na magtanim? Anito, sinaman niya ng tingin ng kaibigan na umisi lamang sa kanya. Bakit ba siya naiinis na banggitin ng mga ito? Maganda nga yun para habang narinig mo, iniisip mo kung ano nga ba talaga sa'yo. Sa nakikita niya, hindi lamang kasi sex ang dahilan kung bakit para bang napapalapit to ng husto sa kanya. I can feel that you really do like her, pero hindi mo pa nare-realize yun? Hindi pa rin sumusukong hayag nito. Ah, whatever. Kung gusto ko siya, di sana alam ko na. Mas marunong ka pa talaga yung mata mo kaysa puso ko na siyang makakaramdam ko siya bang tinitibok nito. Lokot ng ilong na wika niya. Ituloy mo nga yung ginagawa mo? Nagibit balikat sa rigor. Yumuko siya at malalim na paisip. Ang sabi niya sa sarili ay nalagyan niya na ng X ang pangalan nito. Subalit kung puso niyang nagdidikta, hindi niya maitatanggi rito. He would accept it. Pero sa ngayon, hindi pa niya alam kung ano nga ba ang totoo na nararamdaman niya para dito. Magkaiba naman ang pag-aalala sa mahal niya dito para masabi niyang ganoon nga ang nararamdaman niya. Sa banda naman ni Hazel, parang gusto niya nang umuwi. Walang sinabi si Adonis na ganito pala kahirap ang magtanim. Nangangalay ng likod at ang mga binti niya. Tapos sa mga dalili niya, medyo masakit dahil may natamaan siyang bato. Hindi lang niya may pakita sa tatlong kasama niya na nasasaktan siya sapagkat nakikita niyang animo, bali wala lang sa kasama niya ang pagnatatamaan sila ng bato. Inaalis pa nga nila yon at inahagisan sa may pilapil. Kung pagod ka na, pwede ka naman magpahinga muna. Saad ni Zoe na makitang nag-inat siya, ginalaw-galaw ang kanyang balakang. Hindi na, medyo nangalay lamang ako, tanggi niya. Silang tatlo nga mabilis ang pagtatanim at matagal na nakayoko, hindi nagpapahinga. Siya pa kaya na panay ang tayo niya at palaging humihinto para panoorin sila? Isa pa, hindi siya dapat magreklamo dahil siya ang nagdesisyon na sumama kay Adonis. Kaya't dapat lang tiisin niya hanggang sabihin ng binata na uuwi na sila.